mga 50 plus yon na dinesarmahan, tinanggalan ng sasakyan, gusto ang pabalikin sa BJMP. May ginawa bang kalukuhan yung mga yon? Ako lang ang target nila, dinamay lahat-lahat. GCTA for sale, hospital ano, pass, kung ano-ano pa. Hindi ganun mga tao ko. Tapos ginawa ni Katapang, kasi itong heya ni Katapang na BJMP dati rin retired na salba, gago, si Angelina Bautista Lumba, iyon ang advisor niya. Na tito pa niya yung arong isa ring bugok na ano dyan. Sinasabi ko ito dahil yun ang totoo. Yung sinasabi po ng PNP na may tamang koordinasyon po, sir, at mayroon kayong ipinakita rin na dokumento, maaari nyo po ba kaming ibalik doon sa panahon na yun? Kasi hindi ako nagkakamali, nung sumuko ang gunman, kumbaga the day after, ay ipresenta agad siya. At doon niya natanong at nabanggit niya na nasa loob daw ng bilibid yung isa sa mga nag-utos sa kanya. Tapos, yun na, dire-diretso na. Pero nung doon sa dokumentong ipinakita nyo po ay parang hindi tugma, medyo matagal, mabagal, no? Kung nag-imbisi ko, kung sumuko man sila, di ba nila nakuha agad yung pangalan, kung sino yung involved doon para kayo, makapag-operate na rin kayo laban doon sa sinasabi na sangkot? Tama po yan, kasi nung iharap nila sa press con, yung gunman daw, ay hindi, nung, ang tanda ko doon, para, wala naman siyang binabanggit pang viewcore. Wala pa. Bilibid kaya, po ang nabanggit niya, sir. Wala. Mayroon ba? Yes po. Mayroon siyang nabanggit na bilibid. Pero wala silang binabanggit na person of interest na Big Amor. Tama po. Tama. Wala pong ganyan. Oo. So, ano eh. Kami ang nasisisi sa failure to coordinate ng PNP. Kasi yung press con nila, kung nabanggit pala yung Bucor, nalilito na rin ako, namatay yung sinasabing Villamor, 18 din. At ang coordination nila, alam mo, hindi naman matatawag na coordination din yon. Noong October 19 at October 20, parehas na parehas yung letter content noon na nagsasabi lang na mayroon ba ditong, mayroon bang nakakulong na Crisanto Villamor. Hindi naman sinasabi doon po na mayroon kaming person of interest diyan na Villamor, i-secure ninyong lahat dahil yan ay tinuturo ng middleman o anong gunman, excuse me. Para na-secure po sana natin at naiwasan kung totoong may ganun. Wala po eh. Walang coordination eh. Palagi kong ulitin dahil nga pinagbigyan ko sila na maglabas nung gusto nilang ilabas para sana hindi tayo makialam kung ano yung investigation. Kaso nga lang, palagi na lang kami ang sinisising walang coordination. Hindi po totoo na may coordination. Pumunta lang sila noong 19 at 20 para magtanong kung may Crisanto Villamor period. Yun nga yung sir, kasi kung October 16 nag-surrender itong suspect na ito or earlier pa, bakit hindi agad doon nakipag-ugnayan, umabot pa sa punto na iprinisinta pa siya sa media? After nung iprinisinta siya sa media, the next day ata is tsaka nag-message sa inyo or nagbigay ng sulat, 19, nagtatanong kung meron bang Crisanto dyan sa loob ng bilibid. Pero yung namatay na June Globa Villamor, 18 pa namatay. Tapos nag-reply kayo the next day na 20 na walang ganitong pangalan. Tama po yun kasi wala akong kaalam-alam talaga at napanood siguro nyo, narinig rin ninyo si Secretary Remulla na sinasabing hindi rin siya na-informahan. To put the words exactly of the good secretary, sabi niya, I am put in the dark, sabi niya, nung kami-kami lang nagmi-meeting. Kasi sabi niya, hindi naman sinasabi sa akin to, ang sinasabi BJMP. Ganon. Ang sinasabi daw sa kanya ay BJMP, hindi pa Bucor. Ganun ka saklap kasi kausap na nila si Secretary ng Department of Justice na under niya ang Bucor, hindi sinasabi sa kanila ay sa kanya mismo na mayroon kaming person of interest sa Bucor. Ang sinasabi daw sa kanya
is BJMP. Pwede nyo siyang i-follow up interview dyan para maliwanagan din ang ano ang sinasabi agin sa secretary. Eh, kaming ano dito ang napapahamak eh dahil kami ang sinisisi. Pero ang challenge ko dito, sino pa ba yung mga sinasabing 159? Kasi sabi nila 160, edi 160 na ako. Nasaan yung 159? Sino ba yung mga yun? Unfair eh. Diba? Full support sila sa akin, pero may pero doon eh. Ang tanong ko lang naman, nagtatanong na naman ako dahil kung full support ang DOJ sa akin, bakit i-relieve yung mga tauhan ko na hindi naman involved? Mga 50 plus yun, na dinesarmahan, tinanggalan ng sasakyan, gusto nang pabalikin sa BJMP. May ginawa bang kalukuhan yung mga yun? Ako lang ang target nila, dinamay lahat-lahat. Mga Marines na retired yung iba na, mga retired kamo pala, na nagsisecure sa akin, lahat yon ura-uradag, tinanggal din ni Katapang. Hindi ba niya alam na galing din sa Tawid-Dagat yung mga yon kung saan-saan probinsya? Saan na sila ngayon? E di pa, para kami lahat, mga tauhan ko talagang basang sisiw. Hindi naman kami katulad ng mga Bucor na dinisiplina ko. Sila mga involved sa anomalya. GCTA for sale, hospital, pass, kung ano-ano pa. Hindi ganun mga tao ko. Tapos ginawa ni Katapang, kasi itong heya ni Katapang na BJMP dati rin, retired, na salbahe, gago, si Angelina Bautista Lumba, yon ang advisor niya. Na tito pa niya yung arong isa ring bugok na dyan. Sinasabi ko ito dahil yun ang totoo. Yes. Diba? Sino bang nag-suspend sa kanila? Mga ombudsman ah. Hindi naman ako. Sino bang nagpa-imbestiga noon? Time ni na ano? Eh, mauungkat na naman. Eh, di si ano? DG file doon noon, nung time niya na. Maraming na-suspend dyan. Yun ang mga gustong ibalik at ibinalik na ngayon sa pwesto nitong magaling na si Katapang. General, nabagit mo si ito ba yung si dating jail inspector Angelina Bautista, yung taga BJMP na nasangkot din sa ibang kontrobersya sa BJMP? Tama yun. Tama po yun. Yan yung sinasabi ko. Napakaulol po niyan. Magtiwala ka na sa ahas, wag lang sa taong yan. Dahil kung hindi niya magawa yung gusto niya, kahit pa inalagaan mo yan, tutuklawin kamay mo. Kasi kung linagay yan sa CIW nyo, tanungin nyo si Napolis kung magkaanong inistapan niya. Kung buhay pa yung isa doon na drug lord, kinaibigan, inutangan din niya, kinuha na ng pera, hindi rin binayaran. Ganun kasalbahe ang babaeng yan na heya ngayon ni Katapang. Okay, si General, siguro pahabol na tanong lamang. Eh ngayon na halos sinabi mo nga kanina, 50 tauhan po ninyo ang nawala, kabilang na po kayo at nadamay nga at tinanggal nga diyan sa Bilipid. Eh ano po yung ikinababahala niyo sa ngayon na wala na kayo diyan? Eh ang kinababahala nating number one ay ang kapakanan ng taong bayan, dahil pumunta tayo, linagay tayo ng PRRD. President Bigong, para kumbaga bantayan at disiplinahin yung mga nasa loob, na lalong-lalo na itong mga drug lords. Ano na ngayon ang susunod? Kung in good faith itong General Katapang na yan, bakit niya tatanggalin yung wala namang kasalanan na mga katauhan kong dinala doon? Sana nagkaroon ng impartial investigation din, at kung involved sila kung saan-saan, sa kanya sana tanggalin. Diba? Ito yung general, na general ni Noynoy Aquino noon, noong sa 44, yung mga namatay. Diba? Sasabihin ko rin, according to information, although hindi ako privy dyan, sinasabing Ramboy din na kasamang nagpabagsak na President Ferdinand Marcos noon. Ngayon, nakikita nyo anong ginagawa sa Bucor? E di ginagago na niya yung Bucor sa pamamagitan ng paglagay ng mga taong suspendedo noon, ng mga ombudsman, etc. At itong isang inspector retired na Bautista.
Okay, General, hangad po namin ang na magkaroon talaga ng hustisya on both sides doon sa mga kaanak din ng Presyo Lapid. At maging po sa inyo na malinawan na lahat-lahat dito po sa isyong ito, General. Opo, at ang masasabi ko dyan, magbantay ang taong bayan dahil sila naman ang malalagay sa kapahamakan dahil sa pagbabalik ng mga loko-loko na dating na-suspend. At siguradong makikisabwatan yan hanggang sa ako madiin at saka hanggang sila uli ay mamayagpag at sa pagbibenta ng illegal na drugs.